Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and to the world. Welcome po sa ating programa. Hello po sa inyo. Kamusta na po kayo sa mga kababayan natin, lalo na sa ibang bansa? Sa ating mga OFW friends, siguro medyo namimiss na nila si Doc B kasi si Doc talaga yung malapit nilang kumbaga natatakbuhan. Ayan. Kasi marami mga OFWs na sabi nga nila, pag umuwi daw siya dito sa Pilipinas, isa sa mga hinahanap talaga nila si Doc B. Pero this time, maganda rin ang ating pag-uusapan. Pero syempre, welcome po muna sa ating programang Bidang-Bida, ang ating kagandahan at kalusugan. Ang programang magbibigay sa atin ng mga dapat nating malaman, lalong-lalo na po sa ating ikabubuti ng ating pangangatawan. Ito po ang inyong matatakbuhan sa problemang pangkalusugan. Ako pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. At ito po ang Pinoy Health and Wellness. At para sa araw nito, gaya ng sabi ko kanina, maganda ang ating pag-uusapan. Dahil alam kong ito ang magpapangiti ng inyong mga araw. Ayan, para sa mga viewers natin na ito nga, nagre-request na makausap naman tayo ng isang doktor na makakatulong naman sa mga problema natin sa ating mga ngipin. Finally, nagkaroon na po tayo ng pagkakataong samahan tayo for today. Ang owner ng Dental Focus at wika nga, Dentist of the Stars. Alam niya, kilalang-kilala niyo na siya, si Dr. Nina Rodil. Hello po, Doc. Hello, Bien. And hello sa mga napakaraming nanonood ng Pinoy Health and Wellness. Welcome po, Doc. Kumusta na po ang inyong araw? Okay naman ang araw kahit maulan sa labas. Pero since na maganda tayo, maganda rin ang araw natin. Ayun. Nadala yun, Doc, diba? Nadadala yan. Oo. Minsan hindi daw natin dapat pansinin kung ano yung panahon. That's pansinin true, natin yeah. ang ating itsura. Yes, correct. Nagdadala yan everyday. Ayan. Dahil ang pag-uusapan natin, yan nabanggit ko na, is tungkol sa ating ngiti. Mm-hmm. Doc, maraming nagtatanong, lalo na doon sa mga first-time parents. Okay. Ano daw ba or paano daw ba natin i-introduce sa isang bata ang pag-aalaga ng ating ngipin? Saan daw ba dapat simulan? Oh, syempre, mga mommy at mga daddies, dapat po nakikita ng bata na nagbabrush tayo ng ipin natin. Ayun! Kasi yun ang susundan nila. Correct. Kasi kahit anong turo yung gawin natin sa anak natin, kung sila mismo hindi kayo nakikita na gumagawa, hindi po sila gagawa. Mm-hmm. So, yun po yun. And before tubuan ang ipin ng bata, dapat dinadala natin sa dentist para ma-check kung may problema po may problema ang mga anak natin. And importante po na pag natubuan ang ipin, yan na po yung start na lalo nating alagaan ang ipin ng mga anak natin. Ibig sabihin, Doc, kahit wala pang as in yung kahit yung sumisilip, kumbaga, kahit hindi pa sumisilip ang ngipin, dapat na-check na siya ng mga dentist natin. Well, sa ngayon kasi marami nang nagiging problema yung ngipin, yung mga gum, so mas maganda kung madadala ng early ang mga bata sa dentista. Mm-hmm. Ano po yung usual na chine-check ninyo bilang doktora dun sa mga sa mga gums pa lang, 'di ba, ng mga babies? Ano yung mga chine-check niyo doon? Well, nag-check tayo kung normal ba yung gilagid ng bata, kung meron bang abnormalities doon para address kaagad natin yung magiging problema ng mga bata para hindi na po lumala. So, mas maganda talaga kung mapapacheck natin. Mm-mm. For babies, Doc, kasi parang ang hirap naman, no? Kasi babies pa lang, may problema na yung ngipin. Ano ba yung mga usual na nakikita nyong posible maging problema ng baby in the future na pag tinubuan na siya ng ngipin o mas lumaki na siya? Ang pinaka-limit na nagiging problema natin, yung bata pa lang, may ngipin na to ha, yung bata pa lang na nabubulok na kaagad yung ipin. Agad-agad. So, kailangan po nating bantayan kung ano yung mga kinakain or iniinom ng bata natin, ng mga babies natin, and especially yung gatas po ng anak natin, kailangan pa inumin ng water after nilang magdede, especially sa gabi. Really, Doc, akala ko, ito ha, since hindi pa naman ako, wala pa naman ako anak, and I would like to ask lang, Doc, kasi di ba ang food talaga ng mga babies, talagang milk. Yes, oo. So, paano yun? Ibig sabihin, okay lang pala sila na painumin ng water after drinking the milk. That's very important. Ano yun, Doc, bago natin i-diretso, no? Formula ba ang pinag-uusapan natin o yung mismong breastfeeding pala? Breastfeeding or formula. Ah, same. Yeah. Okay. Kailangan pa inumin natin ng tubig yung bata. Anong purpose nun, Doc? Bakit? Para ma-wash yung kung ano man yung sugar na dumidikit sa ngipin. Actually po, palaging na sinasabi ng mga parents na dahil sa gatas, kaya nasira yung ngipin ng anak ko. Actually, yung gatas na iniinom ng mga anak niyo po, may sugar. So, kailangan i-wash natin ng water, painumin natin ng water ang mga bata right after nyong ipadede or ipainom ng milk para matanggal yung sugar na nakadikit sa ipin nila. Mm-hmm. And importante din na linisan yung ipin. Kung hindi pa siya marunong mag-brush or kung hindi pa makabrush yung bata,
may washcloth tayong tinatawag, basain lang ng tubig, and ilinis ang ngipin ng mga bata. And pati po tang and gilagid, nililinisan po ng lahat. Washcloth. Yes. Mm-hmm. Anong klaseng washcloth ito, Doc? Pwede bang yung kahit ordinaryong cotton lang? Yeah. O may particular na tela lang na pwedeng gamitin? Yung ordinaryong lampin is fine. Wag cotton kasi may fiber yon, so baka malunok na mga bata or may mga germs na pwedeng pumasok. So kailangan malinis na tela, basain ng maligamgam na tubig, ikuskos or ipunas or ilinis sa gilagid or sa tang, kasi pag hindi niyo po nalinis yon, tumitigas po yung milk. Mm-mm-mm. So kung makakakita kayo ng white ng babies na maputi, kawawa po yung mga bata kasi nagkukos ng pain yon. So kailangan at importante na malinis natin ang husto ang tang at ang gilagid, lalo na po ang ipin. Ito yung sumisingit, Doc, sa mga ngipin, ano, pag hindi siya nalilinis agad. Well, kahit sa front kasi eh. Meron. Oo, may makakakita ka ng bata na sirang-sira yung harap nila. So, kawawa naman po kasi ang unang tubo ng permanent ng ngipin is at 6 years old. Mm-mm. Pag nag-6 na sila, so kailangan na malinis talaga yung ngipin. Mm-mm. Nabanggit nyo kanina, Doc, na part ng oral hygiene at pagtuturo sa isang bata is yung mga magulang. Yes. Siyempre sila yung mga role models. Yes, eh. Oo. Pero para ang hirap ituro sa bata, lalo na kung kunwari nga brushing. Mm-hmm. Ano ba in particular, Doc? Age siguro or kung ano man yung itsura na nangipin nila? Ano ba yung dapat na period na dapat nang turuan ang baby na mag-toothbrush? Pag tumubo na po yung ipin ng bata, tayo syempre yung maglilinis niyan, yes. Di ba? And then makakasanayan na yan ang bata. Mm-hmm. And then pag dumating yung, kasi may mga batang advanced, mm-hmm. may mga 2 years old pa lang, marunong na silang manggaya, mm-hmm. marunong na silang maglinis ng sarili nilang ipin, so the parents would know kung kailan nila dapat turuan. Pero mami, importante na nakikita po ng mga bata at naituro natin ang tamang technique ng pagsisipilyo ng ipin. Mm-hmm. And speaking of technique, Doc, kasi di ba fragile pa yan yung ipin ng mga kids, especially the gums. Una, paano ba yung pagpili ng klase ng toothbrush na pwedeng gamitin na ng mga baby? Oo, una-una, syempre, kailangan yung size. Hindi po dapat paggamitin yung bata ng kasinlaki ng toothbrush na ginagamit natin. Mm-mm. May mga toothbrushes ngayon na para sa age 0, meron po sa age 2, may mga ganyan na tayong Mm-mm. tinatawag. And then, yung toothpaste na ilalagay natin, kailangan pea-size lang. Pea-size. Ganon lang kaliit po. Kasi importante na hindi nila malunok yung fluoride content ng toothpaste na gagamitan nila. And kailangan malambot yung bristles. Mm-hmm. Or else, magdudugo po yung gilagid, magkakaroon sila ng problema sa gums. Mm-hmm. So, ibig sabihin, Doc, kasi yung nakikita natin sa mga pakete ng mga toothpaste, yung nasa likod, yeah. It's really important to read that part, no? Mm-hmm. Yung kung gano'ng kalaki, yes. yung toothpaste mm-hmm. na ilalagay. Mm-hmm. Bakit, Doc, ano ba yung posibleng maging effect even case na malunok ng baby yung fluoride? Well, hindi maganda yung effect ng fluoride sa katawan natin, mm-hmm. Lalo na pag sumasobra. So, mm-hmm. napupunta din siya sa ngipin, nagkakaroon ng mottled. Mm-hmm. I mean, nagiging mottled yung enamel, para siyang chalk, nagiging brittle po yung ipin natin. Ah, parang ano ba sa Tagalog ito? Yung parang nagiging marupok. Yes, nagiging marupok yung ipin ng mga mm-hmm. bata. So, importante po na, actually, yung iba kasing magulang, hinahabol nila yung bula. Hindi po importante yes, yung bula. Oh. Ang importante po is kung paano malinis yung ipin ng mga bata. Ito, makakarelate ang mga OFWs, Doc, di ba? Pagka nagpapadala sila ng mga karaniwan kasi na pinapadala nila from abroad mm-hmm. is yung mga personal hygienes na gamit. Yes. So like toothpaste, mm-hmm. ganyan. Tapos tayo mga Pinoy, hinahanap natin, kailangan mabula. Yes. Kasi feeling natin hindi nagbo-work yung mm-hmm. toothpaste pag hindi mabula. So ibig sabihin, hindi naman to compare, no? Yes. Siguro mas maganda pala yung mga ginagamit na produkto sa ibang bansa. Is that correct, Doc? May experience ako ikikwento, mm-hmm. no? Kasi sige, may Doc. Pasyente ako na nilagyan ko ng braces, ang ganda-ganda ng ipin niya. And then she went to Japan, bumili siya ng maraming toothpaste, nasarapan daw siya, sobrang bula daw, and then after a year, sira yung ipin niya kasi mataas masyado yung fluoride content ng mm-hmm. toothpaste na ginagamit nila compared sa atin. Mm-hmm. So if you would ask me, mas maganda ko yung product natin kasi nakaswak siya sa ngipin ng mga Asians. So, mas maganda na i-support natin din yung product. Well, kasama sa pag-promote ng produkto yes. natin, hindi dahil minamarket ko yung products natin, kaya lang po mas maganda kung yung produkto natin ang bibilihin nyo at ipapagamit nyo sa anak nyo kasi nakaswak siya sa ngipin natin. Mm-mm. And part of it, Doc, kasi nakikita natin, total na pag-uusapan na natin mm-hmm. ang toothpaste. Eto, Doc, pagdating po sa toothpaste na, ito kasi karaniwan to sa mga babies mm-hmm. na may mga nagbibenta na yung matamis, may flavor. Oh, yeah. Like yung mga sweets. Ano yan kasi, Doc, di ba, isa sa mga part ng
na dapat natin i-consider is kung mataas din siguro yung sweetness content nung ano nung, or sugar content ng isang toothpaste, makaka-help ba or makakalala ba ng effect ng isang toothpaste kung masyado siyang matamis o flavored siya? Well, sa aking pananaw po, base sa akin to, after mo naman kasi mag-toothbrush, nag-gargle yung bata ng water. So, mawawash naman yung sugar na ginagamit doon. Pero wala naman kasi ako na nasubukan na toothpaste na sobrang tamis. Ginagawa lang ng mga manufacturers yan, para yung mga bata. Maingganyo sila na mag-brush ng ipen. Kasi kung mint ang gagamitin nila, katulad ng ginagamit natin, hindi nila magugustuhan. So, naggawa sila ng mga yung flavored na toothpaste para sa mga bata. Alright. O, sige, Doc. Ito, puntahan naman natin. Paano ba yung step-by-step na pagtuturo ng toothbrush sa isang baby pa lang? Kasi syempre, hindi pa naman ganun kabilis ang pagtanggap nila sa information. So, paano ba natin matuturuan, lalo na yung mga parents na medyo ang pasensya nila medyo maikli? Yeah. Bali show and tell kasi yan eh. Kung ano yung nakikita sa'yo ng bata, yun yung gagayahin nila. So, mommies and daddies, kailangan po magsisimula sa bagang taas-baba, taas-pataas na pababa, and ingatan niyo pong masugat ang gilagid. Kasi ang naging resulta niyan, tumataas yung gums, na-expose po yung root areas, roots ng mga ngipin natin. So, nagko-cause ng pain yun at ng pagkasira ng ipin. And then, papaikutin lang po, tapos pupunta kayo sa loob, ganun pa rin, same procedure, papaikutin yung brush doon sa loob hanggang marinis niyo lahat ng surfaces, and then yung bagang na pinagmunguyaan ng ipin natin, importante siyang malinis. And yung ulitin ko, yung dila. And magfo-floss, turuan natin silang mag-floss. Ayan, speaking of floss, Doc, ano po ba yung positive effects ng paggamit ng floss? Bakit ganun siya ka-importante sa paglilinis ng ipin? Ang toothbrush natin, hindi niya na-reach, hindi niya naabot yung pagitan ng mga ipin natin. Kahit gaano panipis yan, Doc? Yes, oo. So, yung pinakamanipis na bristles, hindi pa rin niya kayang pasukin yung gilid. So, ang importance po ng floss, ang pinakamagandang nagagawa ng floss is natatanggal niya yung dumi sa pagitan ng ipin natin, and mapiprevent niya na masira yung gilid-gilid, na yun po yung pinakadelikado kasi mas mabilis lumala ang ipin, ang sakit ng ipin pag doon nag-start ang sira. Alright, so, ayan, Doc. Ito dahil napag-usapan natin yung tungkol sa sira ng ipin. For the kids, ano yung, lalo na yung may mga ngipin na, ano ba yung usual na dahilan kung bakit nagkakaroon ng sira ang ngipin ang bata? Una, yung milk. Hindi po napapainom ng tubig, so nag-start siyang kainan. Nag-start kainan ng sugar yung ipin natin. And then second, hindi nakaka-toothbrush yung bata, mahilig sa matatamis yung bata, tapos hindi nalilinisan ng maayos, so doon nag-start masira yung ipin. At importante, nadalhin po ang bata sa dentista twice a year para ma-check namin kung may dapat bang pastaan, kung may dapat bang ayusin, at kung may appliance ba kami na dapat ilagay. For the kids, Doc, or kahit sa atin na mga adults na, gaano ba kadalas dapat ang pag-toothbrush ng ngipin? Kailangan mag-brush tayo at least twice a day. Yes, oo. Anong reason nun, Doc? Bakit hindi pwedeng isa na lang? Tinatamad. Bakit hindi pwedeng isa na lang? Pag-isipan ko muna kung... I'm just kidding. Siyempre, pag kumakain tayo, may mga bacterias na naiiwan sa ngipin natin. So, kailangan nating matanggal yan by brushing. And then, may mga dumidikit na plaque sa ngipin natin, and matatanggal lang siya pag magbabrush tayo. So, kailangan nating maglinis ng ipin talaga. Ito, Doc, kasama dun sa paglilinis ng ngipin, lalo na doon sa mga babies na hindi pa kaya na o hindi pa nila maintindihan yung proper na pag-toothbrush. Yung ibang mga parents, ang itinuturo nila, nagmumumog muna ang babies with salt. Well, kaya pwede pa yun, Doc? Yung mga parang pag ako yung tatanong yan, hindi nag-a-apply yung maligamgam na tubig sa mga bata salt. Kasi baka hindi nila ma-appreciate yung lasa ng salt. Oo. Yung pagmumumog ng asin, siguro pag medyo malaki na yung bata, maganda po yun para sa gilagid ng mga bata. Ano yung na-strengthen doon sa gilagid, Doc? Yung salt kasi, may something siya na nakakapagpagaling ng mga sira-sira ng gilagid natin. And since na maligamgam siya, nagiging okay yung kondisyon ng ating gilagid. Pero hindi ko ina-advise na gamitin siya ng bata, na sobrang bata. Ito, Doc, total ang mga babies kasi bago sila magkaroon ng... Ito muna, bago yung mga babies kasi nagkakaroon sila ng milk teeth na tinatawag, Doc, di ba? So, gaano katagal bago siya magpalit
ng permanent na? Ang unang permanent po, yung normal, is tumutubo ng 6 years old. Yung pinakaharap ng ngipin natin. Pero may mga bata na mabilis silang matubuan ng ngipin. Mm-mm. May mga 5, as early as 5, nag-i-arap na yung kanilang permanent. Pero ang normal po is at 6. Mm-mm. So, importante na maalagaan ang ating temporary ng ngipin before tumubo ang ating permanent. Ayun, Doc. Bakit mahalaga? Eh, kasi, di ba, ang mga parents mm-hmm. naman, milk teeth naman yan. Yeah. Eventually, mapapalitan mm-hmm. din siya agad. So, bakit kailangan pang pahalagahan yung milk teeth bago lumabas yung mga permanent na? Again, mommies and daddies, yung milk teeth po natin ang nagiging path, yung sinusundan ng natural ng permanent ng ipin na tutubo sa mga bata. Mm-mm. So, importante po na maganda ang ipin at maalaga ng ipin para pag tutubo na yung permanent, may susundan sila. Mm-mm. Kasi pag nawala po ng early ang temporary ng ipin, kung saan tumutubo yung mga permanent na nagiging dahilan ng pagkasungki ng mga anak natin. So, mas importante po at importante po na maalagaan maigi ang temporary ng ngipin ng mga bata. Mm-mm. Kumbaga, simula pa lang. Yes. Oo, and mommies and daddies, para masanay din po yung mga bata na naglilinis ng ipin. Kasi pag hindi sila nasanay na naglilinis ng milk teeth, lalo na po pag nasa permanent na sila. Eh, pag tumubo po yung permanent natin, wala na pong kapalit yun, kundi pustiso na. Ayun. Dentures na. Dentures na yan. Wala na, goodbye na. Goodbye na, mm-hmm. yeah. Eto, Doc, para sa mga bata na wala, hindi, kumbaga yung mga parents nila medyo busy sa mm-hmm. kanilang work, hindi naturuan ng kanilang mga babies, eventually nagkaroon ng mga bulok-bulok ng mm-hmm. ipin. Ayan. Paano ba yan, Doc, kapag bulok na, ano yung pwedeng gawin? Pwede na ba silang bunutan agad ng ipin? Oo, yun yung mahirap para sa amin. Masakit sa dibdib namin na magbunot niya. Oo, magbunot ng ipin ng mga bata na sobrang liit pa at hindi pa oras na bunutin yung ipin nila. Kasi yung mararamdaman nila na kunyari ngilo or something, ang nararamdaman nila is pain kaagad. So, doon nag-start yung trauma ng mga bata. Mm-hmm. Pero may mga family talaga, ha, nasa genes kasi natin yung ano eh, yung pagkatibay at pagka-weak ng ipin. So, mm-hmm. may mga families na hindi talaga sila blessed na magkaroon ng magandang set ng teeth. Mm-hmm. So, kung alam nyo po na yung sa lahi natin, eh weak talaga yung mga ipin, mas doble pa po yung ingat at pagkonsulta nyo sa mga dentista para mm-hmm. maalagaan yung ipin. Nasa genes pala yun. Yes, oo, ang laki-laki niyan. So, pag ganyan, ibig sabihin wala ka ng choice kapag kunwaring mahina talaga ang ipin. Alaga talaga. Mm-mm. Sobrang alaga. Oo, and less ang fluoride, less ang sugar. So, mm-hmm. kailangan alagaan. So, it really helps, Doc, na talaga magpa-check sila ng ipin nila from the very start, sa pagkapanganak pa lang, para alam nila kung ay tumbang batang to, paglaki, sirain ng ipin. Huwag naman pagkapanganak. Mga after. Mga few weeks after. Several months. Ayan, ipapacheck yung ipin. Oo. Tapos regularly, para sa mga babies. Mga 1 year old, mga ganyan. One and a half years old, pwede na yun dalhin sa dentist. Mm-mm. Ang mga ngipin ng anak nyo. Mm-mm. Ang mga anak nyo, ngipin talaga. Para sa mga babies, Doc, or sa mga toddlers natin, mm-hmm. ilang beses sila dapat magpa-check ng ipin? Well, general rule kasi yun na twice a year po dapat nag-visit tayo sa dentist unless may mga special cases po kami na nare-require namin ng mga bata na mag-visit palagi sa amin. Frequently. Yeah. Oo, mas malimit siya sa twice a year. Mm-hmm. So, sasabihin naman sa inyo ng dentista kung kailan niya ulit gustong makita yung anak niyo. Mm-hmm. For those toddlers, Doc, or mga bata na, mm-hmm. na medyo takot na magpabunot. Kasi dahil wala na rin namang choice, kailangan talagang mm-hmm. bunutin. Ano yung mga ginagawa nyo para, sige na, kailangan mo yan, you need this para mm-hmm. maging maayos din ang ipin mo? Ano yung mga ginagawa nyong practice, Doc? Sa first visit kasi ng mga bata, show and tell lang po kami. Ibig sabihin, pinapaupo namin sa dental chair, mm-hmm. pinapakita namin yung mga gamit, at syempre hindi namin pinapakita yung mga nakakatakot na gagamitin natin sa kanila para hindi sila matakot. And then explain natin sa kanila kung bakit kailangan linisan yung ipin mm-mm. and ano ang mangyayari kapag hindi nalinisan yung ipin. Mm-mm. Kung bakit kailangan bunutin at ano ang mangyayari kapag hindi nabunot yung ipin na yon. So, yung mga bata, madaling kausapin yan. Huwag nyo lang pong tatakutin ang mga bata na pag hindi sumusunod sa inyo, sasabihin nyo na halaka, tuturukan ka ni doktora. So, hindi po namin siya matitreat. Kasi mm-mm. pagpasok pa lang nila ng clinic, nakakapit na kaagad yan sa inyo. Hindi yan magpapaupo. Mm-mm. Eh, may mga na-experience ka na ba, Doc, sa years na ng inyong pagpa-practice ng pag-dentista? Ano yung pinaka masasabi nyo na
talagang nagwala yung bata? Well, sa una lang naman nagwawala yung bata eh. So, mm-hmm. pinapabayaan muna namin siya. And then, if friendly ako sa bata eh. Mm-hmm. So, pag naging nakuha ko na siya, nakiliti ko na yung bata, ayun, sumusunod na siya. Mm-hmm. So, ang mga dentista naman po, may talent naman kami na manlambing ng mga bata. Sasabihin ko sana, manguto ng mga bata. Ayoko sabihin yung term na yun eh. Baka may mga baka bata nanunood na, uy, inuuto lang pala ako ni doktora. So, may ways kami para lambingin yung mga bata and mapapayag natin siya na magpatreat sa atin. Mm-hmm. And then after that, Doc, kunwari, dumaan na siya sa ganitong pagbubunot na, mm-hmm. ano na yung dapat gawin ng mga bata para or parents para hindi mamaga or something yung binunot ng ngipin? Ay, well, may antibiotics kami binibigay kasi pag may sugat ang gilagid natin, kailangan bigyan natin ng gamot para hindi po ma-infect. May mga painkillers naman din tayo para if ever na sumakit yung mga binunutan na ipin, hindi rin sila sasakit. So, hindi po matutroma yung bata unless may ginawa tayo after ng bunot na hindi namin alam. Alright, ito na lang, Doc. Yes. Message natin para dun sa, especially dun sa mga parents, mm-hmm. mga first-time parents na gusto ng turuan ng kanilang mga anak na yung para sa kanilang oral hygiene. Ano po yung message ninyo? Ano po yung mga paalala ninyo para sa kanila? O mga mommies and daddies, paulit-ulit na po ito. Sinasabi ko na kailangan linisan kung hindi pa makakapag-toothbrush. Kung makakapag-brush ng ipin ng anak mo, kumuha ng malinis na washcloth and ipunas sa ngipin, sa gilagid at saka sa dila. And then kung nakakapag-brush naman sila, importante po na maliit lang po ang toothpaste na ilalagay natin sa toothbrush nila para hindi po nila malunok yung fluoride content, ay yung fluoride na nasa toothpaste na gagamitin niya sa kanila. And sanayin na po natin sila na mag-visit sa dentist para pagdating ng time na bubunutan sila or papastahan sila, hindi na sila matatakot. Ayun. Kailangan din, kasama din doon yung practice talaga, Doc, ano? Yes, oo. At kailangan masasanay sila talaga. Mm-hmm. At maging mabuting role model tayo yes, that's sa mga true. Anak. Ayan. Mahirap kasi yan kasi kung naumpisahan pa lang na tinatamad na ang parents, yeah. wala na, tuloy-tuloy oo, na yan. Oo, pag natatamad kayo, okay lang po yan. That's normal. Pero mm-hmm. wag nyo namang ipaparinig na natatamad naman ako mag-toothbrush. Gagayahin po kayo ng anak nyo. Correct. Kumbaga, wag mo ipasa. Paki-toothbrush ang ngipin ko kasi natatamad ako. Wag nyo pong gagawin yan. Mm-hmm. Ayun. Alright. And if you have your yaya naman, pwede nating turuan si yaya to do that. Correct. Mm-hmm. Oo. Nandiyan naman sila. Yes, oo. Ayan. At ito, Doc, maraming salamat po. Napakabilis talaga ng oras natin. Oo, but before we say goodbye, Doc, mm-hmm. paano po ba kayo ma-reach ng ating mga pasyente dyan na medyo kailangan ng inyong advice, lalo ng mga first-time moms mm-hmm. and first-time dads? Dahil may social media na po tayo, pwede po kayong mag-iwan ng mensahe sa Facebook fan page natin, yung Doc Nino Rodil Dental Focus, or may Instagram account po kami na Doc Nino Rodil _ Dental Focus. And our number is 0920-923-5849. Kung taga-South po kayo, ang clinic po namin is nasa Festival Mall in Alabang. Meron po tayo sa South Mall in Las Piñas at SM Molino in Bacoor, Cavite. Ayan. O, marami na pala kayong pwedeng puntahan. At pwede rin kayo maka-reach kay Doc sa Facebook page yes, niya. Facebook Ayan. Fan page. Mm-hmm. Maraming salamat ulit, Doc, for sharing your insights at saka syempre sa mga advices. Oh, mm-hmm. napakahalaga yan, lalo na sa ating mga parents. Oo, at saka kailangan kids, maulit no? natin to kasi ang lawak-lawak po ng dental. Correct. Marami pa tayong pag-uusapan. Yes. Definitely, Doc, mm-hmm. lalo na dun sa mga sira-sira. Na yes, dito. Yes. Thank you ulit, Doc, at maraming salamat din po sa ating mga manonood for staying with us. At syempre, dun sa mga hindi po nakapanood ng ating mga past episodes, pwede nyo na pong bisitahin ang DZRH News Television sa ating Facebook page at syempre sa ating YouTube channel through DZRHnews.com. Ayan, nandyan po yan, naka-archive po ang ating mga past episodes dito sa Pinoy Health and Wellness. Ayan, maraming salamat po. At syempre, dun pa rin sa mga gusto magtanong, lalo na kay Doc, mm-hmm. ng kanilang mga, kung ano man to, question, komento, etc. Pwede nyo po yung ilagay sa ating comment box dyan sa below. Ilagay nyo lamang po dyan. At kung meron din kayong questions, just post it lang po. At hanggang sa susunod nating pagsasama-sama, kung saan ang ating kalusugan ng laging bida, kung saan lagi nating pinapaalala na sa usaping kalusugan, prevention is still better than cure. Makita-kita po tayong muli. At ako pa rin po ang inyong best friend sa usaping pangkalusugan at syempre sa kagandahan. Ako po si Vian Dacles hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Health and Wellness. Bye!